Mula sa unang linggo ng pagkabuhay hanggang sa linggo ng Pentecostes, bilang isang araw lamang, itinakda rin ni Papa San Juan Pablo II ang araw na ito bilang Divine Mercy Sunday. Ang paanyaya na ibinibigay kay Tomas ay para rin sa atin. Saan natin hinahanap ang Panginoong muling nabuhay? Sa natatanging pangyayaring isang kagilagilalas na pagpapahayag sa ating damdamin o sa sambayanan sa simbahan na tinatanggap natin ang tanda na marahil dito, bagamat siya ay hindi perfecto, sa gitna ng kanyang pagkukulang at kahinaan, ay siya rin ang ating inang simbahan na katawan ni Kristo. At dito natin matatagpuan sa katawan ni Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan, ang pinakadakilang tanda ng kanyang pag-ibig. Sasama-sama nating pagdiriwang ng Banal Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga pagsusumamo para sa pasalamat nina Governor Daniel Fernando, Mayor Christiana Tibidad, Ginang Matilde Natibidad, Danilo Mariel at Darling Galang, Sonia Roque at pamilya, at para sa natatanging kahilingan nina Dr. Jaime Catherine David Andrew Fulumbarit, Leo and Marian Torres, at para sa nagdiriwang ng kaarawan na sina Iris Calma, Joshua Santiago, Bishop Elmer Macalinao, at para sa mabilisang pagaling ni Lorna Caluwag, Loriano Caluwag, Celia Liwanag, Kendrick Jeremiah D. C., Gregorio Medina, at para sa anibersaryo ng pag-iisang dibdib nina Angelo at Sarah Rachel Cruz, at para sa kapayapaan ng mga yumao nating kapatid na sina Bishop Manuel, Bishop Cirilo, Bishop Jose, Monsignor Sabino, Corazon, Juanito, Agrippina, Jesusa, Manolito, Conchita, Elizabeth, Juan, Rodel, Dolores, Rodelio, Santiquito, Aniceta, Loreto, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na walang nakakaalala. Ang mangunguna sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Francis Joel P. Cruz, ang parokyal vicar ng ating parokya.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayong linggong ito, ating ipinagdiriwang ang Divine Mercy Sunday o ang linggo ng mabathalang awa ng ating Panginoong Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Excelsis Deo. Panginoong Diyos, Sumero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na lang.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng Pagkabuhay ng Anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni Numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at pinagbibilhan ay binibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa kanilang pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Putihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Putihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Batong natakwil ng nagtatayong sa tirang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Pag-ibig niya'y walang maliw.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito'y, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. At pagkatapos, sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas,
Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit, hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pong Biblia, ang salita pong paniniwala ay importante kapag patungkol sa pagpapagaling o kaya na may patungkol sa mga milagrong ginawa ni Jesus. Sa iba't ibang istorya po natin makikita sa Biblia ito, katulad na lamang ng pagpapagaling ng ating Panginoong Jesus, hindi po ba't bago pagalingin ni Hesukristo ang isang taong may sakit, tatanungin niya muna itong taong ito kung siya ba talaga ay naniniwala na siya'y gagaling sa kanyang karamdaman. At kapag sumagot itong taong ito na opo, naniniwala po ako, pagkatapos nooy, papagalingin siya ng ating Panginoong Jesus. Kapag sinabi po bang paniniwala, ano ang ibig nating pakahulugan? Belief. The word belief is defined as an acceptance that a statement is true or that something exists. Ibig lamang pong pakahulugan na ito'y isang pagsang-ayon sa anumang bagay na totoo. Sa pagpapagaling po ng ating Panginoong Jesus, kung ikaw nga ay may karamdaman at kapag ikay may intensyon o naniniwala ka na ikay mapapagaling, ikay ngay tunay nagagaling. Dahil matibay ang iyong pananalig, matibay ang iyong pagtitiwala. Pinapakita lamang po sa atin mga minamahal na kapatid, napunan natin ang ating mga puso ng pagtitiwala. I have heard different stories like this. Alam niyo po, sa tuwing ako po'y inaanyayahan magpahid ng langis sa may sakit, anointing of the sick, may mga nakikita po akong ilang mga kamag-anak bumubulong sa kanilang pinagdadasal sa papahiran ko na may sakit at sinasabing, huwag kang susuko. Maniwala ka at ikay gagaling. Pagtitiwala. Narinig na po ba natin yung kasabihang to see is to believe? Isa po itong sikat na kasabihan na nangangahulugan lamang na bago ka maniwala, kailangan mo munang makita ang bagay na ito. Ito po ay common motto ng mga scientist. To see is to believe. Pero mga kapatid, hindi naman sa lahat ng pagkakataon kayang bigyang pakahulugan ng siyensya. Bagkus, may mga pagkakataon rin na dapat mauna ang pagtitiwala bago ka makakita. Mauna ang pananalig bago ka maniwala. Katulad po sa problema sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin the story of Thomas the Doubter, na itong si Tomas, isang alagad ng Panginoong Jesus, nagdududa. Ang sabi niya sa mga kasama niya, hinding-hindi ako maniniwala na tunay na nabuhay si Hesukristo hanggat hindi ko nakikita yung mga sugat sa kanyang mga palad at hindi ko na idadampi ang aking kamay sa kanyang tagiliran. At nung dumating po si Hesukristo, pinakita ni Jesus yung mga sugat sa kanyang mga palad at inilapit ang kanyang kamay sa tagiliran. At alam niyo po ang nangyari? Walang ibang nasabi si Tomas kundi ang mga katagang Panginoon ko at Diyos ko. That from being an unbeliever, here comes Thomas, the believer. Na itong dating nagdududa, ngayon isang tao na nagtitiwala. Sa ating pong pagninilay, pakatanungin nga po natin ang ating mga sarili, ilang beses mo na bang pinagdudahan ng Diyos? Ilang beses na bang humina ang iyong paniniwala sa Kanya? May pinagdaanan ka? Lagi mong kino-question ng Diyos,
itinatanong mo, bakit sa akin, Panginoon? Bakit ako, Panginoon? Bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Ika'y nagko-question at ika'y nagdududa sa kanyang kapangyarihan. Speaking of pagdududa, I want to tell you a short story about a couple na minsan daw may isang lalaki na nagmatiyag sa kanyang asawa. Tiningnan niya kung tunay na tapat ba talaga sa kanya ang kanyang asawa. Kaya siya'y nagmatiyag. Nakita niya, nalaman, itong asawa niyang babae may kinikitang ibang lalaki. May kinakatagpo at laging kinakausap. Dahil doon, napuno ng galit ang kanyang puso. Nung umuwi sa bahay ang kanyang asawa, dahil sa bugso ng damdamin, sinaktan niya ang kanyang asawa, pinagmalupitan, sinakal, adikalaunan dahil sa pagkakasakit sa kanya'y nabagok ang ulo ng kanyang asawa dahil sa bugso ng damdamin. Kaya isinugod sa ospital ang kanyang asawa. Itong lalaki, konsensya sa kanyang ginawa dahil napuno ang kanyang kalooban ng galit. Ngunit doon sa ospital, nalaman niya na buntis pala ang kanyang asawa at siya ang ama. At yung tao, yung lalaking laging kinikita ng kanyang asawa, isang doktor kung saan siya'y kumukonsulta. Pagdududa. Ano ang pinapakita sa atin ng tagpong ito, mga minamahal na kapatid? Sa tuwing napupuno ang ating mga puso ng anumang pagdududa, sana'y punan din naman natin ang ating mga puso ng pagtitiwala. Pagtitiwala sa ating pong pananampalataya. Oo, hindi natin nakikita pisikal ang anyo ng Diyos. Sana'y pagtiwalaan mo naman siya. May mga tanong ka man na hindi masagot ngayon. Sana'y manalig ka pa rin sa Kanya. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang Linggo ng Mabathalang Awa ng Panginoon. Makikita po natin ang imahe sa gilid ng Divine Mercy. Pinapakita na ang Diyos ay pinagbubukalan ng awa at grasya para sa ating lahat. Ginagawaran tayo palagi ng awa at grasya ng Diyos, kaya tayo nabubuhay hanggang ngayon. Sana na may ang hamon sa bawat isa sa atin. Tanggalin natin ang anumang pagdududa sa Diyos. Punan natin ito ng pagtitiwala. Punan natin ito ng pananalig sa Kanya. Bago ka magduda sa Panginoong Diyos, tanungin mo muna ang iyong sarili, naging tapat ka ba sa Kanya? Bago mo siya questionin, tanungin mo ang iyong sarili, nagawa mo ba ang gampanin na sumunod sa Diyos? Pinapaalalahanan tayo anumang pagdududa, pagko-question sa Diyos na nagkukubli sa ating mga puso, punan natin ito ng masidhing pagtitiwala. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, pakatanungin nga po natin ang ating mga sarili, ilang beses mo na bang pinagdudahan ng Diyos? At higit sa lahat, ilang beses na bang nanghina ang iyong paniniwala sa Kanya? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Ipahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni libing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Ama ng Habag at Awa para sa isang buhay ng pakikisangkot at pakikibahagi, ating pong isamo. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa banal na papa, mga obispo at mga pari, upang masalamin sa kanila ang Panginoon ng awa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga nagpasyang magbagong buhay, upang lubos nilang talikuran ang dating pamumuhay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga naghahanap sa Diyos, upang tulad ni Tomas, matagpuan nila si Jesus sa pakikibahagi sa natitipong simbahan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa ating natitipon ngayon, upang patuloy tayong manalig sa Panginoong hindi natin nakikita, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makihati sila sa tagumpay ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa awa mo kami makibahagi. Amang bukal ng awa, dinggin ang aming panalangin at itulot mong sa iyong awa, makabahagi kami sa kagalakan ng pagkabuhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Inihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ilang lamang pong pabatid. Magkakaroon po tayo ng second collection. Ito po ay lalaan para sa pagpapagawa ng simborio o dome ng ating katedral. Sa 10 hanggang 12 ng Abril ay darasalin ang tridoo para sa karangalan ni San Pedro Calonsod sa ganap na 5 ng hapon. Kasunod nito ang banal na misa sa ganap na 6 ng gabi. Sa 13 ng Abril ay pagdiriwang ang kapista ni San Pedro Calonsod sa ating parokya. Ang tampok na misa ay sa ganap na 7 ng umaga. Susundan nito ng prosesyon sa palibot ng ating simbahan. Ang Komisyon ng Social Communication ng ating parokya ay mayroong fundraising project. Sila ay nagbebenta ng t-shirt at pamaypay na mayroong disenyo ng Birheng Imaculada Concepcion de Malolos. Sila ay matatagpuan sa patio ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsilud po ang lahat. Panalangin sa Birheng Imaculada Concepcion de Malolos. O Birheng Imaculada Concepcion de Malolos, aming kalinis-linisan at kaibig-ibig na ina, pinasasalamatan ka namin sa biyayang ipinagkaloob sa amin ng Ama sa pamamagitan mo. Akayin mo kami patungo sa iyong anak nang lumalim ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa gitna ng kadilimang dulot ng kasalanan, matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal na iyong anak na si Kristo na aming Panginoon. Amen. Birheng Imaculada Concepcion de Malolos, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin natin ang Panginoon. Oh!